Oh my gosh! Oh my gosh, ala! Oh my gosh! Nandun din siya nung nagkaroon ng kamalasan oh, sa pasindaya ng iyong nobyo. Talagang walang dalang babaeng ito kundi kasamahan. Wait. Galit lang siya kasi hindi namatay si Ibarra. Yan yung totoong dahilan. Hello? Enseguida! Palalayasin aray! Siya. Aray! Tawan mo ako! Wait! Oh my gosh! Lumaban ka, sige. Tulak mo yung hayop na yan, oh. Mia, kaya ko. Kaya ko, kaya dapat kayanin mo rin. Ha? Tama lang, Daldal! Hindi! Maraming salamat sa lahat. Mag-iingat ka, ha? Wala na silang kakampi. Sila yung magkakampi dito eh. Silang dalawa lang. El Cielo. Gigigil ako sa'yo eh. Siyempre. Demonyo ka eh. Grabe mga pare dati. Ayan guys, good evening or good morning, whatever applies to you. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Nabubulol na ako kaagad kasi sobrang excited ako manood ng episode 51 ng Maria Clara Tibara. Alam nyo na yung magaganap guys, Monday ngayon. So pasabog na naman to panimula ng week. And of course, bago tayo magsimula, marami tayong mga shoutouts for today's video dahil maraming magagandang comment last week sa video natin. First off, si Hessel Bandonil. Sabi niya, Sir, I always watch your reaction videos. I would like to commend GMA7, the writers and staff, the artists, actually lahat po sila magagaling, like Padre Damaso played by Tirso Cruz, totoo yan, it only shows how great an actor he is, and the other villain, Padre Salvi, correct, in order to portray a role, you should be able to get the attentions of the viewers, tama yan, that's how successful the show is because of the characters portrayed by each actors and actresses, and more reaction videos, sir. Kahit napanood ko na sa GMA7, I also watch your reaction videos mainly because I love the way you dissect the episode, even the artist. Okay po yun, sir. Thank you so much, Hessel. Sobrang malaking bagay yung appreciation mo. And I think gusto rin ng ano, mga writers and mismo ng GMA7 na naririnig yung feedback natin. So tama yung ginagawa mo. Maraming salamat. And next comment natin from Hazel Francisco. Sabi ni Hazel, by watching MCI, we learn a lot of values and practices that nowadays are rarely used or applied. Plus, the comments and your point of view, Sir Nephi, adds more sense. Thank you so much. Thank you for always making us learn from your words of wisdom. Thank you din, Hazel Francisco. Minurug yung pangalan mo, sorry. Thank you din sa'yo, Hazel Francisco. Maraming salamat talaga. Next comment is from May Magbanwa. Sabi niya, sana ganito palagi yung video. Sakit sa mata yung may linya eh. Kung di dahil sa explanation at react mo, sir, di ko tuloy maintindihan. Dito pa naman ako nanonood lagi kasi dire-diretso yung isang episode. Thank you, sir. Kudos, everyone. Ayan, May Magbanwa. Every day, tinatry natin na dalawang beses tayo mag-upload. Yung isa, yung may stripes. Yung isa naman, walang stripes, pero mas mahabang pag-edit nun. So, after several hours ko pa ma-upload. So, try natin for today's video na ma-upload din yung walang stripes. Kung makakapag-antay ka pa, maraming salamat. Ayan, buti na-comment mo yan para ma-explain ko din. Next is from Andronico P. Tubera Jr. Sabi niya, galing ng facial expression ni Maria Clara. Mararamdaman mo ang gusto niyang ipahiwatig. Totoo yan, maraming nakakapansin. Konting galaw lang ng mukha ni Maria Clara, alam mo na kagad ano ang nangyayari, anong nararamdaman niya. Napakagaling niyang actress, si Julian San Jose. Last comment natin is from Amantal Garcia. Sabi niya, you truly amazed me the way you commented. The way Barbie carries her role was the best ever role she ever had. Talaga ba? Hindi ko pa kasi napapanood si Barbie sa ibang roles eh. Pero dito talaga, grabe yung pagganap niya. And I can definitely compare her to other artists or actresses, and I think si Barbie isa talaga sa mga top actresses na encounter ko. So congrats sa inyo, sobrang maraming nakaka-appreciate sa inyo dahil deserve niyo naman yun. Okay guys, I think we are ready for episode 51 ng Maria Clara Tibara, so let's go watch this video. Ready, 1, 2, 3. Ano ba ang tulisan na tumulak sa akin sa putikan noon? LSS criminal! Kapturadlo! Sige nyo! Pronto!
Maaari ko bang malaman kung bakit bigla kayong napasugod dito? Ako'y naparito upang ibigay alam sa'yo na pinaiintulutan na ang permiso upang maganap na ang pasinaya sa itatayo mo na eskwela. Ngunit hindi ko inaasahan na isang masamang tao pala maabot ako dito. Tayo na't magpahinga at maaga pa ang misa bukas. Tila ngayon ka na lang yata nalabik sa pagdala ng misa. Ito ba ay dahil sa binibining ka? At kayong mga Indio, hindi magtatagumpay ang balak ninyong lasunin ang bayan na ito. Anak ng demonyo! Ikaw ang demonyo. Iyong renentia. Ikaw! ¿Qué está pasando? ¿Quién demonios está sonando la campana? ¡Maleducados! Minsan mo na iniligtas ang buhay ng sa'yo. Ngunit, muling malalagay ang kanyang buhay sa peligro. Bantayan niyo siya sa pasinaya bukas. Lalo na sa taong dilaw. Nakatitiyak ako na hindi mapipigilan si Crisostomo na ituloy ang pasinaya ng kanyang eskwela. Kaya kailangan naroon din ako. Hindi ka pupunta sa pasinaya ng eskwelahan ng anak ng ereheng yon. Solo bas ake darte aki. Ay nais kong taos pusong magpasalamat sa mga estudyante at siyang tumulong para maisaayos itong pagpapasinayang ito. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili pagkat kayo ang tunay na pag-asa ng bayan ng San Diego. Viva San Diego! Kasap sa may mara! Pala! Go! Wala ka nang magagawa. Gusto ko yun sa tala. Ay, sa sir. Ito, ang mga tauhang pa-terminal na. Ano po bang mangyayari, Sir Ibarra? Mamamatay po ba siya? May mamamatay ngayon. Oh my gosh. Pero wala kang magagawa. Ng mga demonyo. Tara na! Sir! Sorry. Ala. Pero makulit na nursing student ang pinasok mo sa nobelang to. And the total health of my patients will be my first and only priority. Total health. Nurse talaga siya. Uy, kukutusan kita. Ba't naman ganun, Clay? Wow naman si Sir Tuloy. Tigas ng ulo ni Clay, pero kailangan niyang gawin ang kailangan niyang gawin eh. Ayan na, yung ipokrito. Ang hirap ng suot nila, no? Ang haba talaga, nakasayod sa lupa. Buti naman safe pa siya. Ay, ano pala yung setup? Ang laki pa naman ng ano, batong ilalatag. Nakita na sila. Si Fidel siya, Sancti Michael Archiagelli, defende nos in proelio contra nequitam et insidias diabolic esto presidium imperium. Ay, ang galing niya mag-Latin. Supply cheese de pracamur, duque, princeps militiae caelestis, in virtute Dei, in infernum detrude satanam, aliosque spiritus malignus. Spiritus malignus? Ayan na yung maligno na isa. Adelionem animarum, pervagantum animarum in mundo. Amen. Ang galing niya. Convincing yung paglalatin niya doon. Oh! Si Kapitan Tiago, hala! Makikita niya si Clay. Oh, may mga donations. Donations ba yan? Ay, hindi. Yung ilalagay dun sa ano, pundasyon, pampaswerte yata. Hello? Ay, nakahawak sa braso. Feel na feel naman ng Fidel. Sa pagtatayo ng eskwela na ito dito sa ating bayan ng San Diego, ito ang magsisilbing liwanag sa ating mga kabataan na bulag sa kamangmangan. At hindi ito mabubuo kung hindi dahil sa pagpupursige
sa pagpapagal at lakas ng loob ng ating punong guro, ang buting Ginoong si Señor Ibarra. Gracias, Señor Alcalde. Kayo ang naging instrumento kung kaya't naaprubahan ang eskwelahan ito. Kaya't nararapat lamang siguro na kayo ang unang maglagak sa pundasyon ng eskwela. Señor Ibarra, labis-labis na parangalang binibigay mo sa akin. Pero grati. Napaka-humble ni Ibarra din, no? Ay, ya me estoy aburriendo. Nainip na siya. Gusto na niya makitang malaglagan ng bato si Ibarra. Demonyo ka talaga, Damasoy, no? ¿Cuándo va a empezar el bonito espectáculo? Kita mo? Las cosas buenas vienen a los que esperan. Sarap na pong untugin dalawa, mga demonyo kayo. Ang taong dilaw. Yan yun, Clay. Dapat ma-recognize mo siya. High level of bilirubin. Jaundice. Babantayan niyo siya sa pasinaya bukas. Nagamot siya pagka-nurse niya. Ting! Siya yung tao yan. Dilaw. Yes. Perfect, Clay. Ang galing ng nursing student natin. Bilis mag-isip. Ay, salamat. Alam na ni Clay. Sir Patel. Yes, may problema ka. Ang lambing ng yes niya. Your friend's life is in danger. We need to watch him closely and follow him wherever he goes. Ah, English. Batid mo rin, nakukul dito? Paano? Sabi na nga ba't nakausap mo rin ng piloto? Kaya nga ako ng English, di ba? Para hindi nila maintindihan. Ay, ang talino ni Clyde. We need to do everything to protect him and make sure he's safe. Got it? Got it. Cute nilang dalawa, gagi. Ang inyong reverencia. Ginanon siya ni Taos. Gagi, kinikilig ako kay Clyde tsaka kay ano? Fidel. Ayan, ilaglag mo na yung ano. Laglagan mo sa ulo yung sunny side up na yan para maluto yung itog dyan. Ilaglag mo. Ay. May ano na. May bas-bas na ng demonyo yung plano nila. Panahon mo na, Crisostomo. Ay! Para ikaw ay maglagak ng pundasyon sa iyong tinatayong eskwela. Nahalata ni, ano, Ibarra. Gumaganon si Clay, oh. Hello. Huwag kayong lalapit sa hukay, sa malaking bato. Ayan. Huwag ka na pumunta, hindi naman kailangan ng... Marahil! Kailangan ng isang masigabong palakpakan para sa ating pilanto ko. Si Señor Crisostomo Ibarra! Wala na siyang magagawa. Pinalakpakan na eh para maglagay ng pundasyon eh.
Gosh. Paano mo nasabi na nasa panganib ang buhay ni Jesus? Yun kasi yung sabi ni Elias eh. May nabanggit pa nga siyang taong dilaw. Hindi ka pupunta sa Pasinaya at iskwelahan ng anak ng erehing yon. Nagkaalala si Maria Clara. Kawawa si Maria Clara. Nag-overthink na yun. Sobrang mahal na si... Ay, ayan. Maganda yan. Nagdasal siya. Salve, Regina. Pater misericordiae. Vita. Indulgendo. Hindi kinakabahan ako. Et ves nostra salve. Ate clamamus. Jesus filieve. Ate suspiramus. Gementes altrentes. Inak, alakremarum vale. Oh my gosh! Uy! Alvojate nostra, inos tuos. Misericordia, soclos. Ad nos converte. Et Iesu, benedictum, fructum ventris tui. Nobis! Pwede lang ba ito? Nobis tama ito. Ito. Exhaling of ostende. Itulak na yung lalaki. Oh, dali! Hopi! Dulces Virgo Maria! Naawa ko kay Maria Clara. Ayan, play dali! Oh my gosh! Pinilimutan ako. Oh my gosh, ala! Oh my gosh! Nice, Clay. Puti, grabe yung kilabot ko. Ala, paano siya natamaan? Oh, freak! Di ba tinulak siya ni Clay? Oh. Iba pala yun. Ah! Yung taong dilaw? Ay, huy, tumakas yung taong dilaw. Eh, sino nung namatay? Senyor, ano? Sino? Ha? Sino yung namatay, guys? Senyor. ¿Qué está ahí esa mujer? Kurang mas inutil. Buti na lang, maraming salamat, Clay. Oh my gosh. Pangalawang beses na nilang save si Senyor, si kamusta yung nalagay? Ibarra. Ang Ginoo. Ang Ginoo, tulungan niyo. Grabe ang bait talaga ni ano. Ni Ibarra, concerned pa rin siya dun. Wala ay, ang nasayang na buhay. Ay, hala, si Elias. Indio lang ang si namatay. Grabe, indio lang yung namatay daw. Gigil ako sa inyo eh. Uso yung namatay yung taong dilaw. Ikaw na bahala sa mga panahon. Ang ingay ko, sorry guys ha. Tumulong si Elias, tinulak na siguro. Sandali, Elias! Si Elias nga. Binibini, kahanga-hanga ang nagawa mo. Ako'y buhay na saksi. Nasa ikalawang pagkakataon, naroon kayo upang tulungan siya. Pero yung taong dilaw, yung nangyari sa kanya. Kinailangan na may gawin ako upang masagip ang buhay ng senyor. Pinatay mo siya. Oh my gosh. Sinipay. Likuran? Upang makaligtas kayo, senyor. Labag sa loob ko ang aking nagawa. Ngunit kung hindi, buhay mo ang mawawala. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Ganon, Ginoo. Di ba ako ang may utang sa inyo, Ginoo? Tumatanaw lamang ako ng utang na loob. At isa pa, hindi lamang ako ang nagligtas sa inyo. Maging ang binibini na ito. Dalawang beses mo nang niligtas ang aking buhay. Wala ho yun.
Nangako ako kay Maria Clara na akong bahala sa inyo. Paalam. Sandali, Gino! Paano niyo natukasan na may nais pumaslang sa akin? Kung kaya't binigyan niyo ako ng babala. Yun nga rin sana yung tatanong ko. Naunahan niyo lang ako. Gino! Marami kayong kaaway. At hindi sila titigil. Lalo na ngayon, hanggat hindi nila kayo napapaslang. At sino naman yung mga kaaway na yan? Kailangan ko pa ba sabihin? Patid ko, may hinala na kayo kung sino. Paalam. Hey, mga pari. Sir, hindi kaya ang mga praile? Sina Padre Damaso? Sila ho kaya ang nagtangka magpapatay sa inyo? Ina, malungkot sila. Repugnante dices, ha? Hala? Tu eres el cura mas inutil de San Diego. Ano pong magagawa natin, inyong reverensya? Kung tonto rin ang ating napag-utusan. At isa pa, hindi ba kayo ang may kagustuhan nito? Sana kayo ang nagplano kung gayon... At sumasagot ka pa, ha? Incluso, tienes un muro que te lo pisas! O baka namang gusto mong sumunod dun sa namatay? Pinagbantaan eh, no? Inyong reverensya, wala nang magagawa kung kayo'y magagalit sa akin o tatakutin niyo ako na tila isa akong paslit. Alalahanin ninyo, no somos enemigos. Bagkus tayo magkapanalig pagdating kay Senyor Ibarra. Naiintindihan ko ang inyong galit, Padre. Sadyang may kampo ng Diablo ang anak ng Irehe, kung kaya't nakaligtas pa rin. Ang estrangherang babae niyo na nakatira sa bahay nila Maria Clara, siya ang may kagawan kung bakit nakaligtas si Crisostomo. Siklay na naman yung ano nila. Ang isang yon ay kampon ng Diablo. Yan, kayong dalawa yung mga kampon ng Diablo. Oh my gosh, klay na naman. Hindi aksidente na ganap sa pasinayan ng eskwela inyo, Ginoo. Tila sinadya ng lambangan ng trahedya ang magandang pagbabago na nais niyo itayo. At sino sa palagay ninyo ang mag-uutos ng ganitong sumpa-sumpang bagay laban sa aking kaibigan? Sila na may iba't ibang tanim na galit sa inyong kaibigan, Senyor. Amigo, mas mainam yata kung isanin mo na muna ako sa San Diego at pagtungo ka ng Maynila. Doon ay mas maging ligtas ka. Hindi ako aalis. Maliit lamang na pagbabago ang hadko para sa bayan ng San Diego. Ano't ako'y kinatatakutan na? At para pagtangkaan pang patayin? Wait, totoo yun. Konting pagbabago pa nga lang yung ginugusto ni Ibarra. Grabe na yung mga tangka sa buhay niya, mga plano sa buhay niya, napatayin siya. So, you can just imagine yung threat na nagagawa niya sa mga parayla dati. Kaya, kailangan talaga nilang tapusin si Ibarra. Ganun katindi yung threat na nagagawa ni Ibarra dati. Pagkat batid marahil ang mga kaaway nyo na sa maliit na mga pagbabago na nais nyo, ay maaring magbunga ng marami pang pagbabago at maaring makapagpatalsik sa kanila sa ating bayan.
Ang mga Kastila ho ba? Totoo yan. O ang mga Fraile? Santa Maria, amigo. Hindi tayong maaaring mambintang kaagad. Kaya't hindi rin sila titigil hanggat humihinga ka pa. Pagkat sa bawat sandali na ikaw ay buhay, ikaw ay isang hadlang sa kanilang kapangyarihan. Grabe, real talk. Senyor, nasa inyo ang pagpapasya kung ano magiging kapalaran ng inyong buhay. Ang lumaban o magpataripat at magpasakop na lamang sa mga kalaban. Nasa inyo ang pagpapasya. Paalam, mga Ginoo. Grabe yung wisdom ni Pilosopo Tasio. Muchas gracias, Santísima Madre. Muchísimas gracias. Kay, maraming salamat din sa iyo. Masaya ako sa iyong mga binabalita. Sa wakas ay nadinig na rin ang mahal na birhen ng aking mga panalangin. Iniligtas niya ang buhay ng aking nobyo. Ang saya ko. Clarita. Ang galing ng magkaibigan na yun. Clarita. Ayun, Clarita, nandiyan ang ninong mo. Hala. Oh my gosh! Si Clara talaga yung puntaryan nila eh. Hello? Ya te conozco! Uy! Bien, mujer! Ay! Oh my gosh! Sa mga balita, donde está el caos? Siempre estás en el medio! Ninong, Ninong, anong kasalanan ni Clay? Basta ya, por favor. No defiendas a esta demonita! Demonita daw. Alam mo ba, nandun din siya nung nagkaroon ng kamalasan oh, sa pasinaya ng iyong nobyo. Talagang walang dalang babaeng ito kundi kasamahan. Uy, galit lang siya kasi hindi namatay si Ibarra. Yan yung totoong dahilan. Ikaw, Damason, nagigigil ako sa'yo, ah. Ninong, hindi humala si Clay, hindi po. Ako ang nakakaalam kung ano ang makapupunti sa'yo. Wow, Diyos ka? Gusto kong ilayo sa'yo ang nilalang na ito dahil wala siyang dadalhin sa buhay mo kung hindi ang kamalasan at kapahamakan. Ikaw ang malas. Hello? Enseguida! Palalayasin siya. Oh my God! Tawan mo ako! Kagi! Kagi yun! Ayos mo yung amiga! Wala ka nang magagawa sa aking pasyaw. Nagulat ako dun. Grabe yung sampal, guys. Ano ba? Dumampi ba yung last sampal? Grabe, napaka-legit ng sampal ni Tirso. Nang gigigil ako sa'yo, Damas. So, makapasok lang talaga kami. Makita lang namin yung portal talagang hinayupak. Kahampasin kita ng dos por dos eh. Gigil ako sa'yo eh. Yan, Dara. Isa lang maaaring maging solusyon. Ang palayasin ang babaeng ito mula rin sa tahanan ninyo. Oh my gosh. At kailanman ay huwag papalikin. Kawawa si Mara Clara kasi wala na siyang tagapagtanggol nito. Kaya, ate? Ha? Ano ang ginagawa? Vete! Vete ya! Mera de aquí! Vete! Hindi mo naman bahay yan, na. Talaga bang hindi kayo magkakalayo, ha? Perfect. Huwag kong sasaktan! Bastos! Dapat igalang mo, sugo ng Diyos! Ayan. Yes, sir. Ito ang sinasabi ko. Santiago, ito ang pinakamalaking pagkakamali mo. Ikinulong mo ang kaisa-isa ang anak mo rito sa pamamahay na to. Pero pinabayaan mong may kasamang isang babaeng masama! Bo, ikaw ang masama. Isa lang ang solusyon para mabago mo ang lahat, Santiago. Malayasin mo ang babaeng ito. Oh my gosh. Parang kapatid niya yung turo niya kay Clay eh. Siyempre susunod yung sansa. Kila ko. Oh my gosh. Papataruhay ko. Nino, pataruhay ko. Ano mo makahuha ko, Nino? Clarita. Papataruhay ko. Papataruhay ko. Hindi mo na yata sa
Hindi na ako may makakawo. Masarungay ko dito. Senyorita, senyorita. Senyorita. Senyorita, senyorita. Huling ka sa akin. Okay na. Okay lang ako. Huwag ka mag-alala sa akin. Huwag ka mag-alala sa akin. Aalis ako para sa ikatatahimik ng lahat. Gusto na umiyak. Huwag ka na umiyak. Kaya ko. Kaya ko. Kaya dapat kayanin mo rin. Ha? Tama na ang daldal! Dali! Don Tiago, maraming salamat po sa pagkupkup ninyo sa akin. Doña Isabel. Lalong-lalo na sa'yo. Ito kayo. Maraming salamat sa lahat. Mag-iingat ka, ha? At ikaw din. Uy! Umalis ka na! Pwede ba? Ito na. Wala na silang kakampi. Sila yung magkakampi dito eh. Silang dalawa lang. Clarita? Santiago, magsasama ang loob mo. Tama ang ginawa mong pagsunod sa payo ko. Kaya lagi kang pinangangalagaan ng Diyos. El Cielo. Gigigil ako sa'yo eh. Siyempre. Demonyo ka eh. Grabe yung mga pari dati. Grabe. Monday na Monday, iyakan tayo ah. Pero baka nga kakontsaban niya pa yung isang paring panot eh. Padre Sally, silang dalawa sa tingin ko ang gustong mapapatay sa inyong nobyo. Kaninong gamit yan? Kay Padre Damaso po, pinapaayos po niya. Dadalhin na po lahat sa Maynila. Amigo, inisip mo ba rin ba ang sinabi sa'yo ni Don Anastasio? Buti pa eh, huwag na lamang natin pag-usapan yan. Huwag mo nang pahalagahan ang mga taong hindi naman natin kilala. Hindi natin alam kung anong layunin sa'yo. Mga gamit ba yun ni ano, Maria Clara, yung nilipat? Monday, grabe ka. Hindi ko in-expect yun. Ang in-expect ko na big event sa episode na to is yung pagtangka sa buhay ni Ibarra. Pero mas matindi yata yung nangyari kay Clyde tsaka yung encounter niya kay Damaso. Tsaka yung grabe yung iyak ni Maria Clara. Damang-dama ko. Alam mo yung para kang nanonood ng parang live action sa harap mo, na kawawang-kawawa yung babae. Sobrang effective ng acting ni Julie Andon. Grabe, nadala ako. Sorry guys, napaiyak na naman ako. Kasi iniisip ko, wala na kasi silang kakampi. Silang dalawa lang talagang nagkakampihan dito eh. Nagtutulungan sila, ang ganda ng tandem nila, tapos maghiwalayan sila. So, nakakalungkot lang. Sorry guys. Alam ko, naiyak din kayo. Ayan, maraming salamat once again for watching this with me. Shout out once again to everybody, especially sa mga OFWs, sa mga kaibigan natin dyan na nanonood lang sa reaction videos natin to watch the episode. I appreciate you guys. And of course, sa mga kababayan natin sa Pilipinas din, maraming salamat. And shout out sa mga queenies dyan na nanonood din ng reaction natin for Maria Clara de Ibarra. Maraming salamat. There you go, that was it. See you again tomorrow for episode 52. Bye.